Hi, I am here again. But for this vlog, we will start yung Deep Inside. So I will upload videos na yun lagi yung title. Deep Inside, colon, tapos kung tungkol sa. In Deep Inside, these are the ideas na minsan hindi natin alam or minsan alam natin pero isinasantabi natin. So we should be aware na dapat kapag ganito, ano ba yung dapat natin gawin? Should we continue or should we stop? Kaya dapat, in Deep Inside na to, ito yung Deep Inside. Paminsan lagi natin nasasabi, pero Deep Inside, ganda yan. Pero Deep Inside, ganda yan. Diba? So yung Deep Inside, these are the videos na ito yung may possibility. Hindi ko sinasabi ito lagi. Pero may possibility na baka yun na yung na-feel ng karamihan or ng specific subject natin. So, deep inside, colon, then the subject. For example, deep inside, colon, quarantine. So, deep inside ng mga taong under quarantine and we can all relate sa quarantine. So, you can also comment kung gusto nyo ma-deep inside. For example, deep inside teacher, deep inside youth, deep inside or anything or any subject na alam natin may mga deep inside. Lahat naman tayo may deep inside na nararamdaman. But for this video, we will focus sa quarantine. Compare natin yung dating ikaw sa present. For example, dati ganito ako eh, pero pat ngayon ganito na ako. So yun yung mga deep inside natin. Pero should we stop or should we continue? Depende. Kung alam mong maganda, productive ka, alam mong healthy sa sarili mo at sa iba, and healthy ka sa lipunan, doon sa nabago sa'yo, you will continue. But if you know that it is harmful and it is not healthy, obviously, kailangan mong i-avoid para mapigilan mo. Vaccine ang sagot. Pero deep inside, vaccine nga ba talaga ang sagot o disiplina? Minsan kasi may mga bagay tayo na iniisip or hinihintay lang natin talaga yung vaccine. Pero paano kung ngayon wala pang vaccine? Ano ang sagot talaga? Di ba disiplina? May deep inside tayo na minsan alam natin mali yung gagawin natin. Na alam natin hindi naman kailangan pero lumalabas, hindi tayo nag-iingat. Dapat pakinggan natin yung deep inside natin na alam natin mali. Alam natin hindi naman kailangan. So, kailangan din natin siguro pakinggan yung mga ganun. Kasi may mga bagay na alam mo na makakapagpasaya sa'yo pero hindi naman makakabuti. Parang ganun din yan. Kung alam mo na ayaw mong maapektuhan na ikaw yung makapagbigay, yung makapagdala ng virus dyan sa pamilya mo. Kahit na alam mo magiging masaya ka sa pupuntahan mo, sa barkada mo. Pero kung alam mong delikado at nakakasama, siguro kailangan natin ipagpasundan eh. Dahil ang deep inside, minsan tama at pasundin natin. Kaya kung alam mo makakabuti, at kung alam mo mahal mo yung pamilya mo, disiplinahin natin yung sarili natin. Nang sanggayon, kahit na walang vaccine, meron tayong sagot. At yun ang disiplina. Bakit parang ang daya? Ba't puro sa akin ang problema? Yun yung mga deep inside natin, na minsan nakala natin, tayo lang yung may pinagdaraanan, tayo lang yung nahihirapan, tayo lang yung nasasaktan. Pero lagi natin isipin, lahat tayo may mga problema ang pinapasan. Minsan, wala kayong makain, wala kayong perang pambili na gusto mo. Kasi meron kang nakita sa online, gusto mo bilhin, gusto mo rin nakita. Kasi yung iba, meron na nun. Kaya gusto mo, ikaw rin, mayroon. Pero meron namang iba, may pambili, may kinakain.
Pero may sakit naman sila. Or pwede may sakit yung pamilya nila. Nakikita natin yung blessing sa atin na kahit tayo wala minsan makain, wala tayong pera pambili ng gusto natin, pero malusog naman tayo. Meron kasi mga bagay na hindi natin nakikita. E yung deep inside natin na dapat natin pinapakinggan na nakita mo itong mga bagay na to, ito meron ka, pero wala sila. Kahit mayaman sila, ikaw meron ito, pero wala sila. Special ka pa rin. E yung deep inside mo, meron special ka pa rin, ikaw pa rin yan. Anak pa rin ng Diyos. At hindi magbabago yun kung mahirap ka man, kung mayaman ka man. Dahil ang deep inside, mahal tayo ng Diyos. At walang makakapagpabago. May mga bagay na kailangan natin pakinggan, na alam natin na makakabuti sa atin. At sana darating yung araw na magiging masaya ka sa kung anong meron ka, sa kung anong mang bagay ang binigay sa iyo ng Diyos. Dahil meron talaga mga bagay na tanging sa iyo lang matatagpuan at wala sa iba. At ganoon din sa iba na meron sila na wala ka. At doon tayo nagiging pantay-pantay. Minsan nabubulag tayo dahil sa inggit, dahil sa selos. Pero dapat ang magtatanggal ng piring para makakita tayo ay ang pagmamahal. Dahil kung matututunan mong mahalin ang sarili mo, matututunan mo rin makita kung ano yung dapat mong ipagpasalamat. Kaya itong mga deep inside nito ngayong quarantine, tatlo lang yan. Pero alam ko magiging healthy, magiging makabuluhan, at magiging masaya tayo kung itong tatlong deep inside ngayong quarantine ay mapapakinggan natin. Lahat tayo meron ganitong deep inside. Pero nasa atin na lang kung lahat pa talaga tayo pakinggan ito. Don't forget to subscribe, like, share, and comment if you want to share kung anong content yung maganda pang gawin. Alam ko lahat tayo, meron tayong mga bagay na nasa loob natin. Minsan hindi rin napapakinggan, minsan napapakinggan natin ng kaunti, pero sinasantabi natin. Ilabas natin yan, walang masama, lalo na kung makakamuti. Kaya ikaw, anong deep inside mo? Now you got me thinking that I'm crazy, cause you're out the door. Just one mistake, you're saying I can love no more.